type of clock. So meron tayong MDF clock, yan. At saka meron din tayong digital clock, etong mga yon. Meron din tayong acrylic cover wall clock at button pin desk clock. Yes. So yung MDF clock, eto siya. Yan. Eto yung MDF clock natin. Yan. So meron siyang shape na hexagon. Yan. So eto siya. So pwede, eto siya, pwede mo siyang isabit. Siyempre, pwede mo rin siya ilagay, ilapag ng ganito. So itong MDF clock, ang material nito is wood with sublimation coated siya. So sublimation process yung pwedeng i-print dito sa MDF clock. Yes, so yan siya. Ito rin siya, isa pang MDF clock to, di ba? So may different shape din tayo for MDF clock. Yes. So yung next natin, yung digital clock. So dito sa digital clock, iba-iba rin to. Ayan, meron din. Ito yung pinaka-bestseller natin, yung digital clock. Ito yung cube, yan. Cube clock. So dito sa cube clock, kumpeto siya eh. Meron na siyang clock, meron din siya yung date, at saka yung tawag na ito, yung date. Tsaka yung isa pa, temperature. Yan, yung mga yan. Makikita mo dito. At saka dito, maganda dito, marami siyang pwedeng na pag-printan. Yan, tama. Yan, dito sa top niya, side by side. Tsaka pwede rin dito sa likod. Yan, eto siya. Yan. Yan. So, kunyari, sa mga company nyo, pwede yung logo dito at yung iba mga services. Yan. So, eto pang digital clock. Di ba, nag-iiba-iba rin yung kulay na ito, di ba? Oo, nag-iiba-iba yung kulay niya. Siyempre, so, yan. Pwede try? Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-iiba yan. Meron kasi dito yung mga mismong menu niya. Kung ano yung mga buttons, kung ano yung mga tawag na ito. Buttons. Kung paano mo, kung paano mo gamitin. Yan. So, yan. Tatap mo lang siya. Yan. Pansinin nyo yan. Mamaya, ayan, nag-iibang kulay na siya. Depende so, color blue na siya ngayon. Oo, ayan, nag-iiba siya eh. So, kada tap mo, nag-iiba ng kulay yan. Depende kung anong gusto mong kulay. Ang ganda rin yan, lalo na pagka madilim yung... Naku, maganda to, lalo na sa, yun nga, pag matutulog ka na, ito lang pailawin mo yan. So, dim light ba tawag doon? Yan, ito yan. So, ito yung bestseller sa digital clock. Sa digital clock, meron din kami nito. Yung organizer clock. Yeah, organizer clock. So, kung gusto niyo ito siya, dalawang klase siya, di ba? Oo. Pwedeng dito, lahat ball pens. Mm. Tapos dito, meron kang memo pad dito. Tapos dito yung ibang ball pens. Yes, tama. Mm. Yeah. At ang printable area nito, pwede dito sa may front sa harapan, at sa back. Saka, so, medyo malaki. Oo. Yeah, ito siya. Medyo malaki yung printable area din ito. Mm, yan. Yan. At yung huli pa nating isang digital clock, ito yan. Yan. Anong tawag natin dito? Wall clock din tawag dyan, pero 2-in-1. 2-in-1? Bakit 2-in-1? Kasi nga, pwede mo siyang ilapag na ganyan. Yan. Tsaka pwede mo rin siyang isabit. Kasi meron siya neto, stand. Yan. So, ito siya. So, pag lalagay ka ng print dito, yan. Pwede siya dito. Okay. Anong printing process ginagamit natin? Printing dyan? Process natin na ginagamit dito. Mm-hmm. Ito yung mismong UV print. Tama, UV print siya dito. UV print lang ba pwede dyan? UV print, ano pa bang pwede sa tingin mo, ma'am? Dito, na pwedeng gamitin. Pwede rin sigurong silk screen. Silk screen? Ah, pero pwede rin. Pero may minimum quantity, syempre, pagka silk screen. Oo, pag silk screen. Kasi pag-usapang silk screen, nandyan yung minimum quantity. Oh. Ano? Yan. Pwede rin silk screen. Yan. Pero pinaka-the best, UV, di ba? Mm-hmm. Para mas mabilisan din. Yan. So, dito naman, meron tayong acrylic cover wall clock. Mm-hmm. So, itong wall clock na to, ang model nito is 2166. Yan, ito siya. Available to sa different colors. Oh, different color. Iba't ibang kulay, no? Ito. Yes, yan. Different colors. Yan, pwede nyo i-customize yung mismong logo at pwede. Yung mismong numbers. Kung maganda dito, pag ino-customize mo, hindi, pwede mong palit-palitan to eh. Kunyari sa mismong company nyo, gumagawa kayo ng iba't ibang klaseng bola, kunyari. Mm-hmm. Well, pwede mong gawing bola lahat yan. Iba't ibang klaseng bola ng basketball, badminton, iba-iba eh. Customize mo siya. Pwede rin yung mismong picture ng mismong company nyo ilagay dito. So, maganda, customizable siya, no? Yan. So, dito naman, etong model na to, ang model nito is F14, available for silver only. Silver only siya, wala siyang ibang kulay, no? Yes. So, eto na yung pinakamalaking clock na ino-offer natin. Ito naman is model 8188, available for white color only. White wala siyang available siya. Na ibang colors. So, dito naman, ang model number nito is 1188. Available din siya sa different colors. Ah, ito yung pinakamaliit na clocks na ino-offer natin. 6 inches, inches yan, no? Yes, 6 inches. Tama. Yeah.
Dito naman. Yan. Kung mapapansin nyo, mas manipis siya. Ah, ito, manipis yung mismong kanya. May magpipilian talaga sila kung gusto nilang makapal or manipis na wall plaque. Oh, marami, no? Mm-hmm. Ang model number niyan is 8810. Yan, ang galing ah. So may kulay din to, iba't ibang kulay din to. Available din yan sa different colors. Okay. So yung isa, ano kaya yung isa? Ito naman, yung bestseller natin. Oh, bestseller. Yes, ito yung bestseller na 10 inches wall plaque natin. Yeah, tama. So iba't ibang kulay din to, no? Available din siya sa iba't ibang kulay. Yes, available din sa different colors. Kaya kalamin, ito yung nakikita ko eh, sa mga bahay-bahay. Mm. Saka maganda yan kasi... O yung giveaways, no? O kung i-giveaways ng company yan, maganda yan kasi... Saan ba tayo log ito meeting eh? So, anong oras na ba, Mark? Maganda yan, naka-display lagi, ano? So, pag perfect na perfecto pag mag-giveaway yung mga company yan. Kasi kalamin, ganito rin dati sa bahay pag napupunta ako sa mga iba. O, saka lagi ko maalala na, itong company na to, binigyan ako ng wall plaque, lagi ako binibigyan ng wall plaque. Bili kaya ako ulit sa kanila. Oh, ayun, tama. Good. Perfecto pang giveaways. No? Mm. Yeah. Okay, yeah. So, ano naman code number itong mga to, yung mga square dito, Mark? So, hindi lang bilog ang meron sa atin, yes, di ba? Meron din tayong square. So, yan. So, ito yung ating square. So, ang code niya, 4188. Yan. Pag yan, nagustuhan nyo, tandaan nyo lang 4188 yung code. Mm-hmm. Available din siya sa different colors, no? Oo. Iba't ibang kulay, meron din siyang available yan. Pero lagi, ang available yung kulay? Puti. White. Oh, puti or white. Yan, available lagi yun. Ginawa wala. Yan. Ano pa mayroon sa atin? Yun, meron pa ata dun. Ano, ito pa, meron pa. Anong code ito, number na ito? Kasi ang code number na ito ay 5188. Mm-hmm. Yan, 5188 siya. Kung mapapansin nyo, yung design talagang kinustomize dito. Ito, nakabilog, pero square yung clock. Mm. So, depende sa inyo kung paano gusto nyo kung square yung design or bilog yung design ninyo. Yes. Parang meron pa tayong isang clock doon. Ito pa. Meron pa ito. O, yan. Yan. Tama. Yan. So, iba't ibang size, no? Anong model yan, Mark? Ang model niya ay, ito, medyo madami-damit nyo yan. 180801. Pero uulitin ko, 180801. Yan yung model Mahaba niya. Mahaba naman ang code niya. Mahaba nga eh. Next time, babawasan natin to. Tandaan na lang natin, manipis. Basta yung manipis na square. Oh, yan. So, manipis na line, outline sa square. Kasi may difference siya eh. Makapal ito, eto manipis. Oh, yan o. Oh, kung kukumpara natin sa kanila. Siya yung pinakamanipis, no? Oo. Oh, oh. So, may iba't ibang kulay ba to? Available din yan sa different colors. Available din. Kung hindi nyo trip yung white, kung yung company niyo kulay blue, edi blue kunin niyo, no? Yun, pero mas laging available yung white. Oo, oh, tama. Available lagi ang white. So, meron din tayo itong last. Oh, yan. Button pin. Button pin. Mm-hmm. So, itong button pin desk ko, kung mapapansin niyo, parang button pin na pinalaki na nilagyan lang ng clock, ng mechanical dito para magpapang clock. Yes. So, desk clock siya kasi edi, at pwede siyang desk clock, pwede rin siyang wall. Sabit. So, ayan siya. Ikakabit lang. Yeah. So, okay yan. Kung wall clock gusto nyo, ayan siya. Ikakabit yung paganito. Tapos sa kanya, isasabit. Ayan. So, ito yung button pin desk clock or wall clock. Yes. So, ano kaya to? Ano yung mga lead time natin dito? Dapat ba mabilis lang ba makuha to? San ba yung mabilis? San ba yung matagal na makuha? Siyempre, yung mabilis natin i-produce is yung bestseller natin yung bestseller na wall clock. No? Oo, yung 10 inches natin na wall clock. Kasi ang printing process nito is laser print lang. Okay, laser print, yes. So, yung asan yung pinakamatagal dito? Ang possible na matagal dito is itong UV kasi marami tayong item na pwedeng i-print sa UV eh. Mga ilang days yung matagal na yun, no? 5 to 7 days. Parang mabilis lang din talaga eh, no? 5 to 7 lang. Compare sa iba, compare sa iba, no? Na halos 1 month bago ibigay yung yung order. So yun, mabilis lang din pala. Isa pa to sa pinakamabilis, yung mga MDF clock. MDF clock, no? Mm-hmm. Maganda yan, MDF clock. What? Ilang seconds lang, buo na tong MDF clock. Oh. Okay na okay yun, ha? Mm-hmm. So ito yung mga wall clock. Ito yung mga available natin in offer na mga clocks.